Welcome sa inyo lahat mga kabalita, WB Muletion. Tayo mula nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Philippines Trending News. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, kakapasok lang. Diyos ko po, malaking pwersa ng China deployed na sa West Philippine Sea. Pilipinas umalarma sa digmaan. At yung play na natin, wala naman na to. Sa iba pang mga balita, mas lumakas pa ang pagkakataong maisakitupanan ng gobyerno ang makalinyang importanteng proyekto at inisyatibo kasunod ho ng ginawang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Republic Act No. 11966. Ito ang PPP Code o ang Act Providing for the Public-Private Partnership of the Philippines. Sinabi ng punong ekutibo na sa pagkakalagda ng bagong batas ay mas tatatagpa ang partnership at pagtutulungan ng public at private sector upang matugunan ang kakulangan sa infrastruktura. Ang PPP Code ay naglalaman ng mga pinakamahusay na pamamaraan mula sa mahigit na 3 dekada ng karanasan sa pagpapatupad ng build, operate and transfer na nagbibigay ng kasiguraduhan na ang bansa ay magtatayo ng mas mahusay na mga infrastructure projects. Ang naturang PPP Code ay nilagdaan din ni Pangulo ang Internet Transaction Act na naglalayong magbigay ng proteksyon sa mga mamimili at negosyante habang pinalakas ang e-commerce. Kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan. Ang ad interim appointment ni Francisco Tio Laurel Jr. bilang bagong kalimho ng Department of Agriculture. Kumpirmado na bagong kalihim ng Department of Agriculture na ngakong gagawin ang lahat para muling mapasigla ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Kinumpirma ng mga pangyarihang commission and appointment sa plenaryo ng mataas na kapulungan ang ad interim appointment ni Francisco Tio Laurel Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Agriculture. Ito ay matapos sa patunayan ni Representative Albert Garcia na namumuno sa CA Committee on Agriculture ng pamumuno ni Tio Laurel sa iba't ibang agricultural and fishing enterprise ay makatutulong sa kanya na mapalago ang sektor ng agrikultura at pangingisda. Bago makumpirma si Laurel bilang bagong kalihim ng ahensya, nangako ito na gagawin niyang lahat ng kanyang makataya para muling mapasiglang sektor ng agrikultura. Bilang bilin din anya ng dating sekretary ng Department of Agriculture at Pangulo ng Bansa na si Presidente Marcos, makikipagtulungan si Laurel sa national and international law enforcers na masugpo ang food hoarders, price manipulators at smugglers. Plano rin ito anya na gawing sustainable ang agrikultura, ngunit mananatiling prioridad ang produksyon ng palay. But I view these problems as a challenge and I shall apply my knowledge and experience in building a diversified global company to this achievable goal. I shall apply these lessons to serve our larger family of the Filipino people. Mahalaga ang tamang pagbasa ng paligid. Awareness of what's going on around us allows us to make quick and sound decisions. For what is happening on the ground, kailangan ng constant communication sa ating mga masasakat pangingisda. Samantala, sa plenaryo, kinatigan din ni CA Vice Chairperson ni Representative Ramon Guico Jr. ang kumpirmasyon ni Francisco Tio Laurel Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Agriculture. Naniniwala si Guico na mapangangasiwa ni Laurel ang krisis na kinaharap ng ahensya, gayon din na mapalakas ang sektor nito at mapaunlad ang ekonomiya. I have faith that he will lead the department's battle cry, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya with the utmost vigor and diligence and champion the welfare of Filipino farmers and fishers po. Pinagtibay din naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang kumpirmasyon ni Tio Laurel. Bilang matagal na sila anyang magkaibigan at kilalang matapang, umaasa si Zubiri na mapamamalas din ni Laurel ang kanyang tapang sa paglaban sa mga smugglers. Huwag mo kalimutan yung tapang mo, Secretary, when you deal with the smugglers and even inefficient and ineffective members of the Department of Agriculture. Huwag ka matakot. The President put you there for a reason. He was the former secretary, but if he put his trust in you, malaking bagay po yan. That means a lot to the President. So, I know the Department of Agriculture is in good hands, and we wish you the best of luck, Your Honor. So with that, there being no more objections to the motion, there being no objections rather to the motion, the Commission hereby confirms the ad interim appointment of Secretary Francisco P. Tio Laurel as Secretary of the Department of Agriculture. Sa iba pang mga balita, inamin ho ng Armed Forces of the Philippines na magiging mahirap para sa pamahalaan ang naitaboy itong nagkumpulang Chinese Maritime Militia na nasa Hulyan Philippi Reef sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas dahil sa kakulangan ng water asset kumpara ho sa bansang China. Una nang iniulat ng Philippine Coast Guard na mahigit 135 Chinese Maritime Militia vessels dyan ho sa Hulyan Philippi Reef noong Disyembre 2, namataan ang mga barko ng China sa low tide elevation ng kalayaan
Calayan Island group na nasa 175 nautical miles kanluran ng Bataraza, Palawan, na pasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng ating bansa. Sa kabila naman ng kakulangan ng water asset ng bansa, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang ginagawa ng pamahalaan ay para makakuha ng consensus ng international community para matiyak na maipatutupad itong rules-based international order sa China at iba pang bansa na gumawa ng mga illegal na aktibidad sa Jan Jose Naturang rehiyon. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea Commander Jay Tariela, posibleng ginagamit ang mga barkong ito para sa reclamation activities at para harangin ang resupply mission ng bansa. Naniniwala din ng Armed Forces of the Philippine Chief na nagasagawa ng mga illegal na aktibidad ang barko ng China sa naturang lugar. Una nang sinabi din ang naturang opisyal na pinaplano ng Pilipinas na magsagawa nitong multilateral joint maritime at air patrol exercises sa West Philippine Sea kung saan ang mga posibleng kalahok sa bansa ay ang Estados Unidos, Australia, Japan, France, United Kingdom at Canada na posibleng mangyari yan sa unang bahagi ng taong 2020. China mga sangkay, naghahanda na nga ba sa isang napakalaking digmaan laban po sa Pilipinas? Ito po ay dahil might na-discovery po ang ating gobyerno, ang ating otoridad ngayon mga sangkay na ginagawa ng China. Napakaraming barko tumambad po dyan sa West Philippine Sea mula po sa China. More than 135 Chinese vessels spotted. Ayan po mga sangkay, oh. Nakarami. Napakarami. So ano ba to? Nagre-ready na ba ang China sa isang malaking digmaan? Ito, panoorin po natin ang balita. Mahigit 100 Chinese maritime militia vessels ang namataan ng Philippine Coast Guard sa Julian Felipe Rhee. Sa video mula sa PCG, makikita ang pulutong ng militia vessels na ayon sa PCG ay mas marami kumpara sa huling monitoring ng AFP. Grabe, ang dami po niyan mga sangkayo. Nagbigay na ng direktiba ang PCG na magsagawa ng maritime patrol laban sa kanila illegal na presensya ng mga barko. Ayan o. Ganyang karami itong mga barko nitong China, mga sangkay, na nariyan sa West Philippine Sea. Nakabarikada po. Ano ba to? Sila ba ay talagang naghahamon na ng digmaan laban sa Pilipinas? Alam po natin, mga sangkay, na ang gobyerno natin ngayon, ang ating otoridad, eh talagang ayaw po nilang tigilan yan. At wala pong planong umatras ang Pilipinas. Ang nakakatakot dito, mga sangkay, at any moment, baka mangyari, kagaya po ng Ukraine at Russia. Bigla na lamang po magkaroon ng breaking news. Pilipinas, inatake na ng China. Mo? Mambira. Pero, yan to ha, iwasan na po natin yung sinasabing, ano, yung culture na kapag ibang nakaupo, wala kang pakialam dito sa West Philippine Sea. Iba yung, kumbaga, sasalungat yung kagustuhan mo. Guys, pagdating po sa teritoryo ng Pilipinas, dapat iisa po tayo. Hindi po tayo nagkakabahabahagi. Kasi ang problema sa ating bansa, kaya po sinasabi po ng isa sa mga head ng ating government, ayon po sa kanya, ginugulo po ng China ang Pilipinas, ang mga Pilipino, I mean. In what way? Sa pamamagitan daw po ng disinformation or misinformation, fake news mga sangkay. Yan po ang ginagawa ng China. At hindi ko alam kung saan ang source na yan. Pero pwedeng totoo mga sangkay kasi may mga nababasa din po talaga ako na bagamat hindi direkta na sinasabing pro-China sila, pero maiintindihan mo kung paano po sila mag-comment sa comment section mga pinupost nating video. So ngayon mga sangkay, ano kaya ang posibleng mangyari nito na ayan po, sobrang dami po niyan. Ano ba to? Sign ba to na ang China ay talagang pepersahin tayo dyan sa West Philippine Sea? Ayan o, ang dami po niyan mga sangkay. Ng China sa ating teritoryo. Kahapon, inideploy ang BRP Sindangan at BRP Cabra para magpatrolya sa paligid ng Bahura. Baka puso... Okay. So ayun mga sangkay, ito mula sa ABS-CBN naman, kuha nila. Tiningnan po dito, pinakita kong ano itong gaano karami. Ayan po. Nakunan mismo mga sangkay, huling-huli. Napakaraming barko, Diyos me, marimar. Mapapailing ka na lang ka talaga sa ginagawa ng China. Ayan po.
Tingnan nyo yan kung gaano karami. Nanggigigil po talaga yung China sa atin. May mga ilan na nagsasabi na kaya nanggigigil ang China dahil po sa presensya ng Amerika in Western countries. Pero mga sangkay, ano pa man yan? Ano eh? Mali na pumesto po sila sa teritoryo ng Pilipinas na sakop po ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pasok pa po yan eh. Abante po sila ng abante. Ano yun? Baka darating ang araw, baka gusto na rin po nilang sakupin pati yung kalupaan ng Pilipinas. Mambirang China yan, mga sangkay. Again, hindi lamang po China ang narito. Marami pa pong iba. Andyan pa po yung meron din pong Malaysia. Merong Brunei, kasama po ata ang Brunei dyan. Ano pa ba? Vietnam. Vietnam ang may pinakamarami. Hindi po natin alam, but for sure nagre-react din po ang Vietnam dito kasi hindi naman po binabalita sa atin yan. Pero tingnan po natin, baka mamaya makakita po tayo ng report na itong Vietnam ay nag-aalburuto na rin sa China. Dahil ang Vietnam, sila po yung may pinakamaraming nakuha dyan. At hanggang ngayon, may invasion po silang ginagawa. At ewan ko ba bakit ayaw i-call out yan ng mga opisyal natin. O, yun po, more than 135 Chinese vessels o mano ang nakita. The Philippine Coast Guard PCG reported on Sunday that more than 135 vessels of the Chinese Maritime Militia have been spotted off Julian Felipe Reef, located within the Philippine Area of Responsibility. In a statement released Sunday, the PCG said the CMM vessels were previously estimated at 125, a significant increase from the 111. Yan po. Mga sangkay, recorded noong November 13, 2023. So, ibig sabihin, dumadami itong mga loko-lokong Chinese dyan sa West Philippine Sea. This comes as PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan on Saturday, December 2, 2023, deployed PCG vessels BRP Sandigan as BRP Sindangan and BRP Cabra to conduct patrols near the reef, located 175 nautical miles west of Bataraza in Palawan. The Julian Felipe Reef is considered a low tide elevation within the territorial sea of relevant high tide features in the Kalayaan Islands group. Eto mga sangay, no response was made to the radio challenges issued by the PCG to the CMM. Wala daw po nagre-reply. Mga sangay, ngayon, ito po yung problema nila ngayon kasi dumadami itong itong presensya ng China dyan sa West Philippine Sea. Maybe mga sangkay, nag-alburuto itong China kasi nga, di ba, nakaraan nagkaroon po ng pagpapatrol ang Pilipinas at Amerika. Nag-ikot po sila dyan. Tos nasundan ng Australia at Pilipinas, nag-ikot din po dyan sa West Philippine Sea. Maybe, ito po yung response ng China sa atin. Ang tanong. Tanong to. Aabot ba tayo sa punto na magkakaroon ng digmaan dahil po dito sa problema natin sa West Philippine Sea? Tingnan nga po natin, magbasa tayo ng kahit dalawa o tatlong mga comment. Sabi po dito, ano ang silbi ng pagpapatrolya kung hindi naman kayang paalisin ang mga Chinese vessel sa lugar na nasa loob ng ating teritoryo? Dapat gumawa na ng hakbang na paalisin sila. At kung ayaw umalis, hulihin para malaman nila na seryoso tayo sa pagpapatupad ng ating batas sa loob ng ating teritoryo. Ito naman, arrest them all, send the Navy. Tapos, grabe naman to, pasabugin daw po yung vessel ng militia. Palubugin nyo na. Hindi ito mga sangkay. Kailangan nyo sumisid sa ilalim ng dagat at butasin ang barko. Pero wag lang kayo magpahuli para hindi kayo gawing tinola. Ang kalmado ng government, sobrang chill, walang pake. Yung mga Chinese militia vessel ay nakaabang kung matutuloy na ang mga magagawin ng civilian boats na magbibigay ng Christmas gift sa baga sa island. Okay. Pero ang solusyon po talaga dito mga sangkay,
padalhan itong buong area ng ano, ng napakaraming sundalo. Yung mga magbabantay mismo. Kasi ang problema naman po talaga natin dito, kulang po tayo ng tao dyan sa West Philippine Sea. Imagine ninyo yung reclamation na ginagawa ng Vietnam at China. Matindi. Tayo wala po. Ang mira mga sangkay, turo lamang po tayo ng turo. Ito amin to. Ito amin to. Ito amin to. Dahil pasok to sa ano? Exclusive economic zone. Ang bira. Tapos, wala namang gagawin. Hindi naman magpapatayo ng mga pasilidad o struktura doon. Kapag mag-reclamation. Pambira mga sangkay. Padalhan kaya dyan ng mga ano, ng napakaraming mga sundalo, kaya mga navy, kung ano-ano pa mga sangkay, mga barko na pandigma na magbabantay. Kasi ilan lamang po paikot-ikot dyan eh. Ilan lamang po mga barko ng Pilipinas ang nag-iikot dyan. Ngayon, ang tanong ko, ayun ang sumagot mga sangkay. What do you think guys? It's possible na magkaroon po ng pagputok ng digmaan o naghahanda na nga ba ang China ng digmaan laban po sa atin sa paglitaw ng napakaraming mga barko na kagaya nito dyan po sa West Philippine Sea? Just comment down. Yan nga yung mga ilang patungkol mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga no, mga kabalita natin yung paglagda ng ating Pangulo sa RA number 11966 nga. Magbibigay katiyakan para maisakotuparan ng mga mahalagang proyekto ng gobyerno mga kabalita natin. At dito pa nga mga kabalita natin yung sa pag-appoint nga sa ad interim appointment nga ni Francisco Chu Laurel Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Agriculture nga, kumpirmado na mga kabalita natin. At dyan pa nga mga kabalita natin yung pagpapaalis nga sa nagkukumpulang barko ng mga Chekwang to sa China. Dyan nga sa Julian Felipe Rip nga, imposible daw dahil sa kakulangan ng water asset ng AFP nga daw umano mga kabalita natin. Na talagang dito nga ay mahihirapan yung ating mga hukbo na paalisin o palayasin itong mga to dahil nga sa kakulangan daw umano siyempre ng asset nga ng Pilipinas no, na talagang ito yung problema rin natin. Na tila nga ba itong mga Chekwang to ay patuloy no na nagsasaya sa kanilang mga hakbangin o mga balakin diyan nga sa sarili nating mismong karagatan diyan nga sa Juan Felipe Rip nga, na kung saan dito nga mga kabalita natin no, na talagang dito ay nagkumpulan itong mga to, yung mga barko ng mga Chekwang to o ng China nga, halos palibutan na yung nasasakupan natin, halos ay angkinin na ng mga Chekwang to o ng China o talagang isabihin sa kanila ito na talagang nakapalibot na dito nga no, sa ating nasasakupan o sa teritoryo natin na dapat lamang mga kabalita natin na bantayang maigi dahil tila nga ba may balakin talaga itong mga Chekwang to, itong China na gusto ngang kubkubin yung Julian Felipe Rip dahil tila nga ba nakakabahala yung kanilang mga nagiging galaw o hakbang na talagang napakaraming barko nga no. Baka magulat na lang tayo isang araw talaga dito na talagang tuluyan na nila itong sakupin at tayuan nga ng kanilang artificial island o yung kanilang mga base militar no, na talagang ito'y ating teritoryo na pinapadalan ngayon ng mga Chekwang to ng China ng maraming barko na napakarami nga niyan. At talagang malulula at talagang magugulat na lang sa mga ginagawa ng mga Chekwang to ng China dahil talagang tila nga ba aatake o may mga bantang pag-atake yung mga gantong hakbang ng mga Chekwang to ng China na gustong-gustong makakubkob ng mga teritoryo itong mga Chekwang to, itong China no, na talagang inalalapit no, sa tila nga ba pag nanais nila nga talagang sakupin yung lahat ng teritoryo ng Pilipinas. Na ito nga ay nagiging muka ng ginagawa nga ng mga Chekwang to ng China sa pagpapadala ng maraming barko o mga vessel. Talagang hindi mo malaman kung anong lulan ng mga to na talagang parang naghahanda sa isang malaking digmaan no, yung tila nga ba isang pananakot at pananakop no ng isang teritoryo ang naisipahiwatig at ipahatid ng mga hakbang at galaw ng mga Chekwang to na mapang-api, mapang-abuso at talagang super gulang no, dahil nga ito yung hakbang na nila, talagang pinaparami yung barko upang mag-alinlangan yung ating mga hukbo na talagang tuluyan silang paalisin at palayasin nga dyan no, sa kanilang pinag-i-standbayan. Subalit nga patuloy yung talagang pagpapadala rin ng barko natin dyan upang talagang matyagan at bantayan. At talagang kung kayang itaboy, itaboy na itong mga to bago pa gumawa ng maling hakbang dyan o gumawa ng mga tila nga ba labag no, sa batas ng karagatan
Dahil ito yung mga plano ng mga Chekwang to ng China ay napakatuso nga. Dahil makikita nyo naman talaga yung pagpapalibot. Na tila nga ba may nais lamang na talagang gawin o talagang may nais ipahiwatig sa ating bansa itong ginagawa ng mga Chekwang to ng China na nakakabahala nga. At sana nga talagang matugunan ito ng ating mga tagapaglayag dyan o yung ating mga hukbo na nagbabantay nga sa sarili nating teritoryo at tuluyan ito nga mapaalis sa talagang tuluyang nga mawala dyan no, yung mga barko nila na tila nga ba na dito nga nagsasaad lamang ng talagang hindi magandang gawain ng mga Chekwang to ng China na napaka-hudas at napaka-tuso ng kanilang mga galaw dito nga no, sa sarili nating teritoryo. Sarili nating teritoryo tila nga ba pinapasok ng mga animal na mga Chekwang to no, mga kabalita natin na talagang naiskubkubin yung teritoryo natin no, talagang nais nila nga nais na namang tila nga ba makaisa at makalamang sa ating bansa na dapat lamang talagang kundinahin na talagang palayasin at paalisin itong mga barko na to dahil baka maunahan pa tayo at maging kanila na naman ito, mga kabalita natin. At yung iba pang mga patungkol, mga pahayag at balita dyan at kayo, kayo lang bahala magkomento sa iba na nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.